Hi guys, good morning, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So this is Esther Pagadurat and Derang Dabaw Wenya. So welcome to my channel again. So this is Esther. So kumusta yung ating mga tindahan, guys? Kumusta yung ating mga tindahan ngayon? So very tahimik, very quiet yung ating mga tindahan today. But it's okay kasi hindi naman lahat na days na tahimik yung ating mga tindahan, guys, right? So ayan. Yung may share ko this morning is tapos na yung ano ko, guys. Tapos na yung ice candy ko na bago na. Ginawa ko na ibang panibagong flavor. Ayan. So, grabe talaga, guys. Natulog ako. 3 o'clock parang nanibago ako na. Ay, maayos na yung freezer ko. Kailangan ayusin ko na. Maggawa ako ng bagong ice candy kasi paubos na yung ice candy ko na last na ginawa ko. Kaya ayun, so gumawa tayo ng panibagong flavor ng ating ice candy. So yung ginamit ko last time ay yung kagabi na flavor is pomelo at saka mango. Ayan. Tapos pinaghalo ko. Ayan, may pinaghalo na flavor at saka may mango at saka merong pomelo. Ayan, titingnan natin kung sellable ba ano yung lasa nun. Pero hindi pa ako nakatikim, guys, kung ano yung lasa nun. Ano nang lasa ng ano ginawa ko na ice candy kagabi. Nag-close ako kagabi is 10:30. So 10:30 nag-edit ako after kami nag-close. Nag-edit ako pagkatapos after nag-edit. So yun, nag-ayos-ayos konti kung anong kailangan gawin sa loob, then start na gumawa ng ice candy. So natapos ako, guys. Grabe, no, 3 a.m. tapos natulog ako, tapos nag-open naman ulit is 5 a.m. See, grabe, no. Pero okay lang yung mata ko ngayon, guys. Okay lang yung mata ko, parang masaya lang kasi ako, guys, na how many, kasi malapit 1 month na hindi naayos yung freezer, guys. So at least naayos. So ayan, so okay na yung freezer namin. So okay na yung ice. So sellable masyado yung ice namin. So yan na lang ang natira. Ayan, iyon ang nagawa ko na ice candy. Ayan, so tingnan nyo yung mga battle. Oh, grabe yung ang lamig-lamig ng ano, yung freezer. Number 1 lang yan siya, guys. Na. So masayang-masaya tayo kasi at least yung mga customer natin babalik at babalik yun sila na bumili dito sa amin kasi dito sila bumibili ng mga soft drinks kasi malamig talaga. May time nga may ice, nag-a-ice na yung ano, pero ito yung ano natin. bad news sa aking freezer na ano, yung Condora inverter kasi sa ilalim, yung pinakailalim no, nilagyan ko ng ano, yung litro coke, kasalo coke, beer, ganyan. Napakalamig, as in malamig siya, pero kailangan bantayan siya, guys, kasi pag hindi mabantayan is mag-ice. How many times na kami nga na nag-ice yung aming coke, nag-ice yung mga beer. Ayan, okay lang pag nag-ice, pero pag hindi mabantayan, guys, how many times lugi na yun si Esther sa soft drinks. Kasi bakit nabasag, guys? Kasi hindi namin namalayan na nag-ice na talaga, fully ice. So na-break na yung glass, basag. So ito yung aking ma-share about sa Condora inverter. Na ayos na nga siya, I'm very happy, pero hindi pa rin titigil si Esther. Ayan, nilagyan na, naglalagay pa rin kami kaya alam namin na how many times na may basag. Wait, guys. So ayan, continuous tayo, guys. May nabili. May nabili ng Mighty 6. So ayan, balik tayo sa ano, sa freezer natin. Sa freezer namin dyan. Alam namin na ano, how many times na yan na may mga mabasag. Ang nakakatakot lang kasi baka mahawakan namin na may maiwan ba na yung mga pupog, yung maliliit na mga basag na mga ano, yun sa bottle. Yun ang kinatakutan ko. Pero
hindi ko niisip guys na ano, sayang din yung nabasag na botelya, 'di ba? Yung mga bote na nabasag. Sayang din 'yun. Lugi na tayo, as in lugi na. Kasi how many times litro? Mostly litro at saka yung kasalo, kasi 'yun ang nilalagay ko doon. Kaya yung mga customer namin dito, dito sila bumibili kasi malapit na halos malapit na mag-ice pag bumili sila. Pero pag may ice, may iba gusto nila yung may ice, pero yung iba ayaw nila, takot sila. Pero yun, ito yung ano sa yan sa freezer namin. So masaya na ako kasi ayan na, nagawa na tayo ng ice, nakagawa na ako ng ice. Kahit 15 pieces kasi dati 15 pieces, 20 pieces, ayan. Makabigay ako sa customer kung ano yung kailangan nila na ano. Ayan, kasi kahit 1, grabe, ang lakas-lakas mag-ice ng ano, yung freezer na yan. So, ito yung ano ko na hindi pa rin nadala-dala si Esther. Naglalagay pa rin kami ng mga bote doon sa pinakababa. Yun lang, bantayan lang kasi, kailangan kasi, or mag-alarm na how many hours lang kailangan i-check, kasi pag malapit na ano, yung talagang malapit na mag-ice, dapat i-remove siya doon at ilipat dito sa isa na sharp ko na freezer, ref man nito siya. Ayan, pero single door lang, kaya ayan, maganda sana pag ano, yung sa taas naka freezer talaga malaki, tapos sa baba ano, pero hindi eh, ano lang yan siya. Binili ko yan for ano, hindi, wala talaga kasi sa akin dati na magtindahan. Basta lang dumating lang na sa isip ko na mamili ng ganito ganyan. Tapos ayun na, ito na yung tindahan ko. Pero I'm very happy guys, kasi yun na, yung tindahan ko is ano siya, ang laki lang na itulong. Kasi mas nice talaga pag may tindahan kaysa magtrabaho. Kasi dati focus lang ako sa akin trabaho, ayan, cashier ako, tapos ganyan. Isip ko kasi doon ako makapag-graduate ng aking anak, doon ako mag-retire, ganyan. Pero hindi mo talaga hawak yung ano no, yung panahon, hindi natin inasahan. At saka yan, ito na yung nangyayari. So very thankful na meron na akong tindahan, kasi yun na, kahit papano, hindi na pareho dati na mangungutang ako. Ngayon, ako namang inuutangan, pero ang hirap-hirap mag-explain, at saka parang tayo ang may-ari ng tindahan, tayo pang mahihiya na hindi magpautang. So, but dinadahan-dahan ko na pag-explain na bakit hindi ako magpautang, ayun. So, ayan, ito yung morning talk natin, kasi ang tahimik-tahimik ng tindahan natin. So, thank you so much guys sa lahat ng mga subscribers ko. Ayan, ang saya-saya ko kasi hindi inaasahan, nakaabot ako ng 200 plus subscribers. Dati 27 lang yan, kasi sabi ko documentation lang, kaya ayan, wala lang, basta mag-upload ako. Pero hindi talaga maayos yung pag-upload ko, kasi hindi talaga ako as in marunong na paano mag-edit, ganyan. Basta kung ano lang yung makaya ko, tapos busy, ayan. Pero pagkatagal-tagal, parang okay na, parang gusto ko na ganyan. Pero may time talaga na hindi maayos pagka-edit, ayan, tuloy. Pero ayan, so shout out kay Awaray Ako TV Vlogger. So thank you so much sis, but nag-search ako, parang hindi ko na-search this morning. So shout out sa inyo, thank you so much kay Charlene Castillo, Ate JB TV, Ate Rose and Dave Channel, and kay Ate Net Style, at saka kung sino-sino pa yung nasa channel ko. So thank you so much sa lahat ng mga suporta nyo, sa binigay nyo sa aking mga video sa aking channel. So thank you, and God bless ating lahat, and happy selling mga kasari, and good morning, Holy Friday today. Hi Nin, nice na kayong damit si Nin niyo, gold na oh. Hello Nin, malinis na si Nin niyo, kasi ang tagal-tagal na linisan yan si Nin niyo.